Tila hindi kumbinsido ang ilang mga netizens sa binigay na resolusyon na kung saan nga ay dineklarang persona non grata ang comedy queen na si Ay de las Alas at direktor na si Daryl Yap. Ang nasabing pagpapahayag ng persona non grata ay nagsimula nang mag-post ng isang video campaign si Daryl Yap sa kanyang Facebook page na Vincentiments. Doon sa video ay gumanap si Ay bilang Ligaya Del Monte na mayora ng lugar na tinatawag na QC spelled KYUSI. At makikita doon ang isang seal na triangulo na may nakasulat na BBM at may larawan ng tiger at agila at nakasulat din ang pangalang Sara. Sa nasabing video ay kinakampanya nila si Mike Defensor na umahabol bilang mayor ng lungsod ng Quezon City at kalaban nga ng incumbent at nanalo na ngayon na mayor na si Joy Belmonte. Ang nasabing video ay posted noong April 29, 2022. Ang konsehal na si Ivy Lagman ang daghahain ng nasabing resolusyon at sinabi ngang malisyoso at tila binaboy ang seal ng Quezon City. Narito ang kanyang buong pahayag. The malicious and unscrupulous defacing of the official seal of Quezon City ridiculed and casted dishonor to it, causing insult to the noble representation of the seal. Ayon din sa Quezon City Council, hindi nirespeto ng nasabing video ang official na seal ng Quezon City at ayon na rin kay Lagman, hindi hahayaan ng mga taga-Quezon City na ipahiya ang seal ng nasabing lungsod para lamang sa personal na interes. May pahayag din si Ivy Lagman sa kanyang Facebook page. Hindi ba dapat lang na ideklara na persona non grata sa Quezon City ang mga nambastos sa seal ng QC? Maybe this will make all content creators think twice before posting anything on social media such as these videos. That freedom of expression is not absolute. Hindi naman basta-basta na lang po na pwede tayo mag-post ng mga gusto natin na hindi man lang pinag-iisipan, mabuti kung ano ang mga laman ng mga pinapalabas natin sa mga tao. Kung ang freedom of expression mo ay hindi minsan nararapat, katulad ng pagsayaw o habang pinapatugtog ang national anthem o paggamit ng Philippine flag ng hindi tama, etc., huwag natin itong gawing laging rason para lang mambastos. FYI, hindi po ito laban kay President-elect BBM and Vice President-elect Sara Duterte. Ito po ay patungkol sa paglapastangan sa seal ng Quezon City. Yes, you are free to expressive with your work, but not at the expense of something which citizens hold in high regard. Quezon City prides itself with many achievements and showcases itself through its distinct personal seal, the triangle with the pylon of Quezon Memorial Circle. It is created based on the powers given to the city through its characters Commonwealth Act No. 502 and Section 22A3 of the RA 7160 or the Local Government Code. Mahal po namin ang Quezon City at ang local na pamamahalaan nito ay aming nirerespeto. Sana kayo rin. Postscript, opo, di po ako pinalad sa aking pangatlong termino ngunit matagal na din po akong nakamove on, mga 2 weeks na. Kayo ba? Nananawagan din naman si Lagman na humingi ng apology sa AI at Daryl Yap at narito ang kanyang sinabi. I am calling all the content creators, especially Mr. Daryl Yap and Ms. Ay de las Alas and many others who were part of this project to apologize to the citizens of Quezon City for debasing and bastardizing the beloved seal of Quezon City. It is a great disrespect and disregard of the laws of our land to superimpose the said seal just to campaign for a politician. I reiterate or call for these people, Mr. Daryl Yap and Ms. Ay de las Alas, Congressman Mike Defensor and his cohorts to apologize to the citizens of Quezon City for their actions and also promise to never do such acts again. Ivy Lagman, Quezon City District 4 Councilor, June 7, 2022. Samantala, ang nasabing video ni Ay ay nakapost sa Vincentiments FB page noong April 29, 2022 pa at ngayon nga lang nagbigay ng persona non grata na resolusyon ang Quezon City. Samantala, nagbigay din ng pahayag si Daryl Yap at narito ang kanyang sinabi. Bagamat ang deklarasyong persona non grata ay isang resolusyon at hindi ordinansa, walang kaagibat na batas, hindi po natin ito babaliwalain. Bibigyan natin ito ng pansin. Magandang gabi po sa inyong lahat. Abangan po ninyo sa mga susunod na araw ang aking opisyal na pahayag at reaksyon tungkol sa deklarasyong persona non grata ng Konseho ng Quezon City sa pamamagitan ng isang series sa aming pahinang Vincentiments, kasalukuyan pa pong nag-iisip ng mababaw na pamagat. Salamat, Daryl Yap. Writer, director, content creator. Samantala, ilang mga photos din ang ibinahagi na ilang netizen at ipinakita nga ang photo ni Simple Lenny na kung saan ay gumagaya naman kay Lenny Robredo.
Makikita din kasi na may seal din ginamit ang nasabing impersonator ni BC Lenny. Isang photo din ang ipinakita na kung saan nga ay meron pa raw pa-event ang inauguration of 17th President of the Republic of the Philippines na kung saan nga ay photo ni Lenny Robredo ang nandoon. Isang photo din ang ipinakita ng ilang netizen na kung saan nga ay pinipirmahan ni Lenny Robredo ang isang photo na tila siya na ang presidente ng Pilipinas. Tanong tuloy ng netizen, ito raw daw ba ay isang persona non grata din? Samantala sa naging pahayag ni Daryl Yap ay nasabi nga niya na OA daw ang reaction na ito. At ayon din sa report ng SMNI, ginagamit naman daw talaga lalo na sa mga pelikula katulad ng paggamit ng uniform ng pulis at minsan ay napoportray ng mga corrupt ito. Kaya nga daw pagdating sa freedom of expression, ang nasabing pagpo-post ng nasabing video ay satire lamang. At dahil dito hanggang ngayon ay hindi pa naman humihingi ng apology si Daryl Yap dahil ayon nga sa kanya, wala namang dapat siyang ihingi ng apology. Dagdag pa ni Daryl Yap, hindi naman siya maapektuhan ng pagpunta sa Quezon City dahil hindi naman ito ang lugar na kung saan siya ay nag-grocery. At ayon din sa kanya, kung uuwi naman daw siya ng Subic ay Skyway naman ang kanyang pwedeng pagdaanan. Kaya naman sabi din niya sa nasabing konsehal na si Ivy Lagman, good luck na lang next time. Sa puntong ito ay marami pa rin naman ang sumusuporta kay Daryl Yap at marami rin ang nagiging excited na sa susunod na mga palabas pa nito sa Vincentiments at kung paano nga niya sasagutin ang nasabing issue sa pamamagitan ng kanyang content. Well, ano po ang masasabi niyo sa issue na ito? Kailangan bang humingi ng apology si Daryl Yap or kailangan niyang ituloy ang mga bagay na kung saan nga ay nailalabas niya ang kanyang talento lalo na sa pagbibigay ng mga content at mapwedeng mapanood sa social media ng mga taong followers niya? Samantala, marami ng netizen ang sabi na paalis na bilang councilor ang nasabing si Ivy Lagman kaya daw gumawa ito ng nasabing resolusyon. Marami rin naman na nagsabi na sana din ay maging maingat ang ating mga content creator lalo na't may kinalaman ito to represent a certain group of people lalo na ang Quezon City. At hindi rin naman daw masamang magpaalala ang kinakaukulan lalo na't kung may kinalaman ito sa kanilang lugar. Pero sabihing persona non grata si I.I. de las Alats as si Daryl Yap ay mukhang mas malaking interpretasyon ito at tila pagpipigil nga ng pagbibigay ng kanilang issue or sentimiento lalo na kung may kinalaman ito sa politika or buhay ng isang tao na pwede namang makatulong upang ang mga tao ay mag-isip at magbigay ng kanilang opinion at kuro-kuro lalo na kung ito ay makakapagbigay din ng kabutihan sa kanilang kaalaman at tamang pagpapahayag ng damdamin. Ano po muli ang masasabi nyo sa store na ito?